Hello, Kafadzi! Welcome sa ating Fadzi Vlog number 4. In this video, I'm going to show you how to use this kind of molder. So, itong molder na to, ang kanyang name ay Vans. Okay? So, you will find this in your kit. Sa mga bumili ng kit, ito po yung laman na letter molder. So, by the way, I'm Yosei Mona. I'm the master clayist of Flintastic Erdic Clay Products. Ayan. Para sa mga iba pang mga tutorials and iba pang mga videos, kindly subscribe and like this video. And follow nyo rin kami sa ibang social media accounts namin. So, anyways, let's start. So, maraming yung nag-question sa akin. Maraming yung nag-message na, paano nga ba gamitin yung ganitong klase molder? And most of them are newbies na wala talaga experience pa sa pagki-clay. So, they find it hard to use this kind of mold. So, maraming nagka-question bakit maliit yung letters. Medyo nahirapan silang gamitin. So, meron talagang technique sa paggamit ng ganitong klase molder. So, it's very easy once magamay mo yung paggamit ng ganitong letter molder. Okay? So, ito yung sample creations niya. And sa umpisa siguro, syempre yung iba nagtataka or medyo nahirapan sila sa small letters. Pero once magamay nyo na, mamahalin nyo ang mga small letter font kasi mas madali silang gamitin and mas marami kasi kayong malalagay or mas mamamaximize nyo yung clay na meron kayo. Alright, so tingnan natin. Ayan yung itsura niya. Okay? Ang kailangan niyo lang naman i-master sa ganitong creation is make sure na malinis yung pagkakamold. Okay? Malinis at wala siyang mga sabit-sabit or yung mga excess clay. By the way, itong ating YouTube tutorial, it's unedited and it's not speed up. Okay, hindi to ipinabilis or inedit kasi gusto kong makita ninyo talaga yung mga details and gusto kong malaman or ituro sa inyo kung paano nga ba talaga yung pinaka-proseso without hiding all the special details or the important details that you have to learn, especially if you really want to pursue this as your hobby or as your extra income na meron ka. Alright, so let's get started. Ayan. So, ito yung ating bands. Ito yung ating fancy clay. Ayan. So, ganito yung itsura niya kapag natanggap niya siya. Ayan. So, nahirapan siya mag-focus. Alright? So, yung ating fancy clay. Okay. So, yung unang gagawin ninyo ay, syempre, kuha kayo ng clay, kuha kayo ng working area, make sure na malinis na, make sure na nakapaghugas na kayo ng kamay, nakapag-wipes na. And kapag nakapagugas na kayo ng kamay, wala na po kayo ibang hahawakan, papatuyuin nyo na lang yung kamay nyo, air dry, clap-clap lang, or tapat lang sa electric fan. Kasi once na magugas kayo ng kamay, and then humawak pa kayo sa ibang mga, sa damit nyo, sa buhok nyo, expect nyo na maraming balahibo. Okay? Balahibo sa inyong daliri. Kakapit yan sa clay. Okay, next is kailangan nyo ng oil. So, ito, lalagay ko na yung oil ko dito. Alright? And then, you need a dotting tool. Yan. Kung wala kayong dotting tool, pwedeng toothpick. Pero, ang problema lang po sa ating toothpick, pwede niyang mabutas or pwede niyang magasgasan yung ating letter molder. Alright? So, let's start. First, mag-decide ka kung ano nga bang letters yung gusto mong gamitin. If you see that your molder ayan has ano katulad niya no has dust or meron siyang mga fiber, pwede niyo siyang i-dip sa water tapos ipagpag niyo lang. Okay? Tap-tap niyo ganyan para matuyo, okay? Or you can do this technique, but syempre magastos siya sa clay like this. Okay? Ayan. Kapag ganito naman ang ginawa nyo,
mas ayan, nakita niya dumikit yung mga dumi-dumi niya. Yung fiber niya doon sa clay, ayan, yung mga dumi niya. All right, medyo magastos lang siya. So, kung halimbawa may excess clay kayo, mas magandang ganun. All right? So, let's try letter A. So, kuha lang kayo ng oil. Tingnan natin kung makafocus siya. Alright. Ayan. Lagyan nyo lahat ng side. Pero, medyo konti lang ha. Huwag masyadong madami. Kasi kapag masyadong madami naman, once you push the clay here, aalis din siya or para magbo-bounce back lang siya. So, mas mahihirapan din kayong i-push yung clay. Alright. So, kuha tayo ng clay na bago. Make sure na i-knead. Huwag kakalimutan. So, gano'ng katagal po yung pag-knead? Siguro mga, ayan, pwede na yun. Wala pang 1 minute. Alright? Kasi pag hindi siya ni-knead, magpo-flatten yung pinaka, ano niya, letters niya. Okay? So, ayan. Ito yung pinaka-teknika. Remember? Okay, to make a circle, and kapag kukuha po kayo ng clay, make sure na hindi masyadong malaki yung clay para hindi kayo mahirapan at mas madaling ma-manage yung pagpupush ng clay at saka pagtatanggal ng excess. Okay, so circle muna and then i-flat ng kaunti and then you push. Push maigi. Alright. So, once na-push mo na siya, tatanggalin mo na siya using your finger like that. It's very easy. Okay. So, as you can see, marami siyang excess. Tatanggalin ulit natin yung excess. And then, ipupush ulit natin. Okay. So, habang ipupush, pwede mo siyang ipush pa ganyan. Okay. So, sa palagay mo, halimbawa, merong part na hindi gaano nalagyan ng clay. Okay? To make it perfect, kuha ka ulit ng small clay. Itatapal mo lang siya doon. Ipupush mo lang siya doon sa palagay mong konti lang yung clay. Alright? So, ito medyo feeling ko excess to eh. Tatanggalin mo lang kung feeling mo merong excess. Right? Push. Clean. And common mistake ng mga ibang clayists is hindi sila naglilinis ng letters. Okay? Hinahayaan lang nila na maraming excess. Kapag hinayaan nyo na maraming excess, kapag tinanggal niya si mold, pangit na yan. Alright? So, ayan. Try natin kung perfect yung pagkakalabasan niya. Huwag kayong matakot na i-bend ang ating clay kasi, ang molder kasi, silicone molder naman siya. So, ayan, di ba? It's nice na. Alright. Try natin. Another letter. Yung medyo mahirap. Paano naman, Yose? By the way, you can call me Yose, ah. Okay. So, yung ating mga tenshi, ang tenshi po natin ay mga resellers natin. Okay, you can buy this mold sa ating Shopee account. Just search Kutitap Erdre Clay. Kutitap Erdre Clay is the first brand name nung Fadsy. So, ayan, nilagyan na ulit natin. So, kuha ulit tayo na clay. Konti lang. Need siguro mga 20 seconds lang. Okay na yan. Alright, and then make a circle. And then, i-flat ang clay. Medyo may dumi siya, oh. Kita ko na kagad yung itim sa dulo. Ayan. So, i-pa-flat nyo yung clay and then you push it. Alright? Push, 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 push. And then, ayan. Alisin natin yung excess. Okay. And push lang ng push. Push, push lang. Kapag may excess, tanggalin. Kasi, paano mo malalaman excess? Nakita mo yung part na yan. Medyo nag-ano siya. So, ipupush mo lang konti.
Yan. Perfect. Yan, malinis na siya. Wala na siyang excess clay. Kung titingnan nyo. Tapos, ayan, alisin na natin siya. Alright. Alright. Oh, ayan, di ba? It's very easy. Okay, para hindi kayo mahirapan. Ayun lang, medyo nagdikit siya. Ayusin natin. Para kayo hindi mahirapan, pwede nyo nang pagdikitin to. Okay. So, next naman is, ano pa ba nahihirapan? Usually, ayun lang naman yung isa sa pinakamahirap, yung M. Kasi minsan may part na hindi talaga na ano, nalalagyan. So, halimbawa, ano itsura niya kapag hindi nilagyan ng clay, ay ng oil? Tingnan natin ah. O, ayan. Katulad yung E, halimbawa, ganito yung nangyari sa kanya. Pinush niya siya. Kasi hindi ko ginawa yung technique, di ba? Yung circle, tapos push. Okay? Tapos, hindi mo nilinis. Basta mo lang pinush, tingnan niya yung itsura niyang kakalabasan. Okay? Although, hindi siya dumikit, pero look. It's not nice. And, nakita niya may mga excess. Okay, so hindi siya maganda. Kaya dito pa lang, mas maganda ay lagyan nyo na siya ng lagyan nyo na siya ng oil para hindi na kayo mahirapan. Okay, circle. And then push. Flat natin, and then push. Okay. Okay, so hindi ko muna gagalawin para makita ninyo. So, i-push ko. Ayan, napansin nyo. Napansin nyo, yung part na yon hindi nalagyan ng clay. So, ang gagawin natin, kuha tayo ng clay. Circle, flat. Yan, push mo lang dun sa part na hindi nalagyan maayos. Alright. So, check natin. Wala pala tayong music. It's 2 a.m. in the morning. So, slowly nyo lang, gently nyo lang tatanggalin. And then, mas maigilis ito pag i-flood nyo na sa ayan, sa ground. And then, ikot nyo na kung iisang min yan. Alright, next letter. So, basically, ganun lang yung pinaka-technique niya. Diba? Napakadali lang. So, hindi mo kailangan ma-stress. Ano pa ba yung medyo mahirap? Letter R. Let's try letter R. Circle natin. Pwede kayong gumamit dito sa floor kasi mas madali sa mat niya. Circle. So, by the way, I'm just using sliding folder that I bought.
Napaka-mura lang siya. Siguro wala pang 10 pesos. So, hindi dumidikit yung clay dito kahit anong gawin mo. Ayan. Napakaganda niyang working area. Ayan. Okay? Kahit anong gawin mo, hindi yan didikit. Kaya napakagandang gamitin ito. Especially if you are going to make a base. Ayan. Hindi siya nakaka-stress. So, mas madali siya pag naka-flat siya kasi mas makokontrol mo yung pagka-push. Okay? Ayan. Okay, so mapapansin niyo, close up natin. Hindi mag-focus. Wait lang ha. Yan, nahiya siya. Ayan, sa part na yun, sa part na ito hindi ko gaan na push, meron siyang space. So, ayun yung common mistake kapag hindi masyadong ma-push. Okay, so ayun yung mag-focus. Come on. Sige, hintayin ka namin mag-focus. Alright. So, ayan. Sa malayo na lang. Kung mapapansin mo, meron siya ditong space. Okay? So, ayun yung problema. Kapag hindi natin na-push ng maigi. So, ulitin natin yan. Then, make sure na push ng maigi. Circle, flat, push. Yun, push natin maigi. Pansin natin yung mga kalat. Okay. And then, saan okay siya? Ayan, mas okay siya. Wala na yung space na kanina na meron. So, ito perfect na yung R niya. Nice na. Okay, so, ganun lang naman siya kadali. Napakadali lang niya. Sobrang dali lang. Okay? So, that's how you use the letter molder. Basic na basic. Alright? Once ma-perfect nyo nito, and ma-perfect nyo na kung paano magpatuyo ng creation na ganito, ng base, ayan. Madali na lang sa inyo gumawa na main keychain, especially ngayong magpapasko na, practice ninyo ng practicein para mas madami kayong magawa. Pagdating ng December, maraming umorder sa inyo. Okay? So, thank you guys. Don't forget to like this video, subscribe, and if you have any questions or any request, you can leave it here on the comment box. Just type your comment and magsasagot siyo say. Alright? So, if you want to buy the starter kit, you can buy it sa ating Shopee account na Liza0099 or Kutitap Airdrie Clay. Just search it on Shopee account or on Facebook. You can place your order also. Alright? So, ayan. Maraming salamat po sa isa na namang wow. Isang makabuluhang gabi. Madaling araw. So thank you guys. Thank you. Bye.